So, magandang araw sa inyong lahat mga bay. For today's video, ayan, meron lang tayong ano, quick na video. So, itong ano, Euro na ano, 125 na motor is papalitan siya natin ng dashboard. So, ayan, ito yung motor na ano, pinalitan ko ng clutch at saka throttle cable. So, kayon, nagpapalit ng bagong dashboard yung may-ari. So, nakabili siya sa online. Ayan, ito yung bago at saka ito yung luma. Ito yung luma, oh. Ano na siya, may biyak na. Ayan, oh, sa kanyang cover at saka bumili din yung may-ari ng bagong susian, ignition na switch. So, hindi pa dumating. Ayan. Ito yan. Ito yan, banda mga bay. So, i-install natin itong kanyang bagong nabili na speedometer na ano, dashboard. So, ngayon ay ito yung bago. So, ito yung bagong ano, you know. Ito yung kanyang bagong nabili. So, hindi pa siya ano, wala pang ano, hindi pa dumating yung kanyang ano, susian. Yung ignition na bago. Dito din natin sa i-install. So, itong bago pala mga bay is meron siyang nakalagay na RPM. Pero actually, yung sa likod nito mga bay is ano to? Blanco yung kanyang ano sa likod. Kumbaga, ano siya, blanco yung kanyang RPM, oh. Ayan. So, hindi natin na ano maipakita sa inyo yung RPM niya kasi blanco yung sa kanyang likod. So walang mga wire. At saka ayan, ito yung kanyang ano, ito yung ating i-installan. Ngayon, i-install natin mga bay yung bagong dashboard niya. At saka meron lang akong kunting ano binago kasi yung ano niya, pinadalang wire. Mas maganda pa yung ano, stock na wire sa kanyang dashboard. So yung ginagamit ko is yung stock na wire. Kasi yung ano, padalang wire ng kanyang dashboard, ano, ganito ito. Medyo, ano, manipis yung kanyang mga wire. So, tagon lang natin to, tsaka gamitin nating extra sa, ano, sa motor to. So, install muna natin. Madali lang to mga bay. So, ayan. Hindi pa kasi natin ma-testing yung kanyang, ano, dashboard. Yung kanyang gear position at saka yung neutral kasi wala pa kasing ano battery itong motor na to, kailangan pang pumili ng battery ng may-ari. So install muna natin. So ayan mga bay, ito na yung bagong dashboard ng Euro 125. So ayan, magkapareho lang sila ng dashboard sa mga Honda na TMX. So yung binili niyang ano, may-ari is pang Honda TMX na may RPM. Kaso lang yung RPM niya is ano to, blanco. So hindi natin din mapapa-under yung kanyang RPM. So ito pala yung kanyang lumang speedometer. Dashboard pala, sorry. Ito yung lumang mga bayo. Ayan na. So kapareho rin. Ayan, walang ano din yung sa kabila is ano din, blanco. At saka itong sa kanan, bandang kaliwa, ito. Ito yung speedometer natin. Yung udo niya. So ayan, gumagana na yung kanyang ano, hazard. Kasi ano, kailangan pa natin itong ayusin yung kanyang hazard. Ito yung kanyang ano, switch. Ayan, yung handle switch niya. Kapalitan natin siya ng Honeywell na switch. So abangan nyo mga bay. So hindi tayo magkapag ano, madali lang ito mga bay kung ano. So yung ano niya, ginamit kong wire is yung kanyang stock na wire lang. Ito. Ito yung wire na padala ng dashboard na to. So ano kasi, manipis, parang ano, madaling masira. So yung ginamit ko lang is yung stock. Ayan. Maganda rin yung stock kasi ano, makapal. Ayan. So masurvive yan sa mainit, kapag iinit yung ating ano, tubiga sa dashboard natin. So yun lang mga bay. Maraming salamat sa inyong suporta, sa inyong panonood sa aking maliit na YouTube channel.
So ingat, ingat kayo palagi at God bless sa inyong lahat. So abangan nyo yung ating next tutorial sa pag-install ng Honeywell switch. Ayan, kulitan natin ito ng Honeywell switch. Ito. So ayan lang. Ingat kayo palagi. At God bless sa inyo. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's